Magandang araw guys, welcome back sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. A few moments later. So yan guys, tinanggal ko na yung motor kanina. So ang gagawin natin, lalagyan natin ng langis. Gagawin natin ngayon ay orbit pan. So ayan guys, kailangan natin lagyan ng langis para laging basa o laging malambot yung shafting. Once na umiikot, kailangan malambot yan. Saka kailangan laging may langis yung oil pad. So ayan. Pero bago yan ay shout out po sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. Saan man kayo naroon at ingat po kayong lahat. So ayan guys, nalagay na natin yung motor. May tatlo lang kulay na. May tatlong kulay lang yan. May kulay red, yellow, at green. So ayan, ang orbit pan ay may tatlong kulay lang. O may tatlong wire lang. Ayan guys, dahan-dahan lang ang paglalagay ng motor sa kanyang housing kasi baka magagasgasan. Imbis na kayong bayaran ay kayo pa ang magbayad dahil malyang motor ng orbit pan or kahit anong motor ng electric pan. So ayan, ilagay na natin tong tornilyo. Bola lang yan. Sigpitan na natin yung tornilyo at ilagay na rin natin tong plastic cover ng orbit pan. Ano ka nasisira, ulo? Nalagay na natin yung plastic cover ng orbit pan. So ayan, at lalagyan din natin ng tornilyo. So mamaya guys, makikita nyo kung anong mga linya, saan papunta ang kulay red, kulay yellow, at kulay green. So tatlo lang ang kulay niyan, red, yellow, at green. So kailangan, lagay natin itong bakal stopper para yan sa LC. Pag wala yan, walang control yung LC. Paano masabi? So yun guys, lagay na rin natin yung sa putan. Yung mismong housing or yung plastic cover nito. At dahan-dahan, sabi ko nga dahan-dahan para hindi siya magkasisan yung mismong motor. So, ayan. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. Maraming salamat sa mga viewers, sa mga subscriber, sa mga gusto magpa-shout out, sa mga gustong magpa-promote sa inyong mga channel, sabihin nyo lang po sa Diskarte Pinoy Vlog at ating ipa-vlog ang inyong channel. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. So ayan guys, kaya kailangan natin lagyan ng panibagong ang tawag dito, protection, para once na gumalaw yung orbit pan, hindi masisira yung wire o hindi magagasgasan. Comment na po ako dyan. So yun guys, nilagay na natin yung cover, tapos lagay na rin natin dito, at lagay na rin natin yung dalawang balancer, yung magkabilaan. Kailangan laging mayroon yan para umikot ang ating orbit pan. Oh my God! Wow! So, ayan guys, nalagay na natin. Kailangan yung balancer na yan. Kumbaga, ayan yung magpapa-ikot balance, kaliwa-kanan ba. So, ayan, okay na siya. Kailangan higpitan na lang para hindi malaglag. So, guys, para hindi malaglag sa baba. Okay na siya. Yung likuran na yun, yung nilagay natin kanina, tawag doon ay ang tawag dito, mamaya pa pala. So ayan, higpitan na lang muna natin yan. So ayan, okay na siya. Kung nakikita nyo guys, yung dalawang pinagalingan na mayroon papasok at mayroon papalabas na wire.
Diyan natin dinudugtong ng sa loob. Dinudugtong lang natin yan. So, quinta gearbox. So, yan. So, yan ang quinta gearbox yung nasa putan ng orbit pan. Dito to, yan. Ayan guys, lagyan natin ang tornilyo para safe at para gumalaw siya. So, yan ang quinta gearbox ng orbit pan. So, wala siyang gear. Ano lang siya, umiikot lang. Wala siyang gear. So, yan, isang ano lang, yun, nagpapaswing. Meron lang siyang bakal dun sa may putan. So, makikita nyo naman, kung anong tawag dyan, kayo na ang bahala. So, yan. Ngayon guys, ilalagay na natin ang kapasitor. So, ayan. Tatlong kulay yan guys. May yellow, red, at kulay green. So, tinanggal ko. Tapos nilagyan uli ng cable tie. Okay. So, ayan guys. Lagyan natin ng cable tie. Ang purpose niyan para hindi mahila sa baba. So, ayan. May tatlong kulay. Dalawa papuntang power cord. May dalawang wire. Yung power cord natin, yung kaputol na yan. Nakikita nyo yung kaputol na yan. So, may capacitor tayo. 1.5 microfarad. 220 volts at 60 hertz. So, ayan. Kakabit na natin yan. Okay lang na magkabiliktid yung ano, yung kapasitor, walang problema yan guys, magkabaliktad yung kapasitor. Ang mahalaga, hindi magkabaliktad yung pagkabit galing sa motor. So makita niyo siya, ayan, kulay yellow ang tawag dyan ay starting capacitor. So ayan, ayan kulay red naman yan, ayan yung running capacitor. So galing yung wire, yung kulay red galing doon sa motor. Tapos yun yung kulay green. Yan yung line 1. Line 1 yan guys, yung kulay green. So ayan, kabit natin yung isa. Bali magiging tatlo yan, tatlo yan wire na magkakasama. So ayan, dalawang red at isang brown. So ayan, dalawang red at isang brown. So ang tawag dyan ay running capacitor. Tapos yung isa naman, yung kabila, yung kulay yellow ay starting capacitor. Nakikita nyo yung yellow, starting capacitor. At itong kulay red ay running capacitor. So ayan, yung kulay green ay papuntang saksakan yan. O papuntang power cord. Bola lang yan. So, ayan guys. Nilagyan na natin yung kulay green. So, lahat na natin nalagyan ng lahat na nilagay doon sa kanya-kanyang pagkakakabitan. So, ayan. Lagyan natin ng electrical tape para hindi magkaroon ng shortage. So, makikita nyo siya guys. Ulitin ko. Yung kulay red. Tatlo yan. Galing kapasitor, galing sa motor at papuntang switch. Yan yung starting or running capacitor. Tapos yung kulay yellow naman ay starting capacitor. So ayan. Okay, pag nagkabaliktad guys, yung kulay yellow at red, walang problema yan. Baliktarin mo pag hindi ang ikot niya, pag nakalagay mo doon sa starting, magiging ang ikot niya sa taas or yung hangin pataas. Kailangan nasa running sa baba. Ang hangin niya sa baba niyan. Wala na. Finish na. So, ayan guys. Nailagay ko na yung nailagay na natin yung capacitor. Nalagyan na natin ng cable tie. So, ayan. Kailangan lagyan ng cable tie para hindi sumayad. So, ayan. Kung nakita nyo yan, yan yung switch ng orbit pan.
may dalawa siyang wire. So na, kung naalala nyo kanina, yung tatlong magkakadikit, yung red galing sa motor, capacitor, at brown na galing, oh, kung nakikita nyo yung brown na yan, yan yung tatlong magkakadikit, papunta yan sa switch mismo. So papunta yan switch. So parang kinat off lang, cut, kinakat, pinuputol lang ba ang switch. So ganyan yung kadugtong. Tapos yung natitirang switch doon sa, ay natitirang wire doon sa switch, iyan na yun yung papuntang power cord. So yan, green power cord, papuntang power cord dyan. Ayan, kung nakikita nyo siya guys. Tapos kabit natin dito sa, so ayan, kabit natin yung green dun papuntang power cord. So ayan, sa mga gustong magpa shout out sa aking YouTube channel, magpa promote ng kanyang mga channel, sabihin nyo lang sa aking sa comment box at i-vlog na o ipa-vlog natin ang inyong mga channel. So ayan guys, nalagyan na natin ng electrical tape ang switch. Kailangan talaga may electrical tape, hindi electrical switch. So hindi electrical switch ang tawag yan. Stop! Stop! So ayan guys, mayroon na siyang electrical wire. Nalagay na natin ang power cord. Nalagyan na rin natin. Bali testing lang ito guys para makita nyo na umiikot na ang ating ginawang orbit pan, bagong motor o bagong rewind na orbit pan. So ngayon, ang gagawin natin ngayon ay sasaksak na natin para makita nyo ang pag-ikot mismo ng orbit pan. So yan. Kung nakikita nyo si guys, umiikot na yung orbit pan. So wala lang ilis eh, pero umiikot na siya. Umiikot na siya guys. So ang gagawin natin ngayon ay lalagyan natin na ILC para makita natin kung malakas na talaga siya. Umiikot na yung ginawa natin na orbit pan. Karamihan guys sa mga electric pan, orbit pan, pag umuugong o nang pumuputok ang fuse, pag hindi kinaya ng fuse, motor ang sira. So kailangan pag nag-ayos kayo ng electric pan o kung mayroon kayong electric pan, kailangan pag umugong, patayin nyo na. Huwag nyo nang hintayin pang mamatay ang electric pan o mawala ang ugong, kasi pag nawala ang ugong ng electric pan, sigurado sira ang electric pan nyo. Okay lang kung fuse, ikong motor, sayang. So ayan guys, nalagyan na natin ang cover. Ang gagawin natin ngayon ay papaikotin natin ang orbit pan mismo. So ayan, titesting na natin siya. So kung nakikita nyo siya guys, umiikot na ang inasimbol natin na orbit pan. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Discarte Pinoy Vlog. Maraming salamat sa suporta at ingat po kayo. So ayan, okay na siya. Maganda na yung ikot ng orbit pan.
So hanggang dito na lang guys, sana po ay nagkaroon kayo ng idea sa paggawa ng orbit pan o pag-assemble o pag-determine kung saan yung running starting at line 1. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay sa akin YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog.